ano, iyak ako ng iyak, talaga. Ang gulgul ako. Ganun na lang, ganun talaga yung iyak ko. Sabi niya, ate, okay lang yan. Sabi niya, ganun. Saka hindi pa ganun kadapit ako makapit. Oo, ngayon ang dami na. Hayaan mo lang, sabi niya, makamove on ka din. Sabi niya ng ganun. Limang buwan, move on ka na. Pero mo, pagka di nandun ako sa amo ko, iikot ako sa likod ng bahay, doon lang mag-iiyak yung mag-iiyak. Lagi ako, araw-araw namamaga yung mata ko. Kita ng amo ko, you crying? Sabi ko, ah, I miss my children, madam. Kasi ikaw yung nanay na talagang buong buhay mo, nasa pamilya ka. Tapos ano, utay, tanggal na kalimang buwan, anim na buwan yun. Nag-ano na ako. Cover na. Naubos na ta. Naubos na yung luha ko. Tapos mabait, at saka mabait yung amo ko. Natapulin mo? Natsyempuhan ko. Pag Friday, diba, day off mo? Hindi ako nang didayot ko lang yung dayot sa bahay. Friday. Siyempre, tatawag ka, no? Tawag ko pala yung phone. Umiiyak na talaga. Kaya sabi ko nga, yung mga anak ko, ang suswerte niyo kasi nandito ako. Kung kayo mag-abroad mag-isa, mararanasan niyo yung lungkot na hindi kayo tatagal. At sabi niyo, uwi na lang ako. Yung ko nga, talagang pagpatong ko ng paa ko ng airport. Sabaray na ako kasi Gulf Air ako yung una kong sinakyan eh. Nakakita ko ng mga itim na damit, ako ganun pa. Sabi ko, sana wag naman yung amo kong ganito ang suot. Sana puti yung amo kong inay. Pagdating ko na. Dating ng Dubai, itim na yung suot. Itim pa sila. Yan ang original na ano. Original na Emirati talaga sila. Lahat na lang itim? Oo. Pero ano, sabi ko, pagsakay ko, bagong-bago yung kotse. Tapos yung maleta ko, ang laki-laki. Sabi niya, you know, sabi niya, ikaw lang yung Pilipinang nagdala ng pinakamalaking maleta. Pakamalaki pa sa'yo. Kasi loose mga nag-abroad, sabi niya, maliit lang yung dala pag-uwi, tsaka yung malaki, hindi. Ang laki ng maleta. Ang laki talaga ng maleta ko. Lahat yata nagbamit ko. Dala ko. Tapos, sabi nung mga bata, pagpasok ko yung sasakyan, bagong-bagong Camry, Toyota. Tapos yung board niya sa harapan, tsaka yun dito, parang style kahoy, naka-plastic pa. Sabi ng pagpasok ko, sabi pa ng mga bata, yun, mommy. Ganun na yung mga bata sa akin, sabi ng amo ko, unano yung amo ko eh. Magkapatid sa puro sila babae, unano. Yung asawa niya? Wala, dalaga. Kaya spoiled ako doon. Cellphone, lahat na ano. Pero dumaan din ako sa butas ng karayom kasi mahirap sila magtiwala pagkauna ka pa lang doon. Yun talaga. Meron pa nga doon katulong na Pilipina at saka Ethiopia na wala ng pera yung amo namin babae, yung kapatid. Kasi unano yung amo ko eh, dalawa sila sa kwarto. So ako yung bago. So ako yung napagbintangan, nawawala na ang 100. Eh yung pera na yung galing sa banko, di ba pag banko, sunod-sunod yung numero, pag banko. Sabi nung, ano sa akin, sabi nung kapatid ko, sabi ko ba yung tanganay, ang laki, tangkad ko ba niya, sabi niya, halugugin ang ano nila, halugugin. Eh nag-jacket ako kasi December yun, isang buwan pa lang ako. Eh may 100 lang binigay sa akin yung Ethiopia na pambili ng meter. Kasi ako lang nakakalabas sa labas eh. Nagdadrive na ako eh. Sabi nung mabait talaga yung Diyos sa akin nung talagang nag-abroad ako. Sabi nung yung ano namin, aparador, sa una muna dun sa Pilipinas, tapos sunod akin sa Ethiopia. Sabi nung unang aparador, kanina aparador to, sabi nung mga amo, tapos sila nandun. Training pa ko. Pag angat ng damit, ginanon-ganon. May nalaglag na pera sa paa ko. Ay, 100! Sabi ko pang ganon. 100, kinuha nung amo. Tinignan yung serial. Tsaka yung ano, eh, kasasahod lang din naman nung katulong. Kasi nila inisip na yun ang kukuha. Ang iniisip nila, ako. Tapos, ano, nung naano na doon, yung nakita na serial,
ang Arabo pala, pag nagbintang sila, grabe yung ano nila, yung hingi ng tawad. Ah, oo. Sabi niya, dito niya, sabi niya, change your dress. Nagdadrive na ako doon, walang license. Sabi niya, let's go. Pumunta kami sa restaurant, kinakain ako lahat. Sabi ko, what happened, madam? Sabi ko lang doon, sabi niya, sorry, sabi niya, kasi napagbintangan namin. Ikaw yung ano? Sabi niya, ikaw ang nasa isip namin. Pero ang kumuha ng pera na yun, sabi niya, sinig pa. Grabe yung naging parang yung sang kumuna ko doon. Saan niya kinuha naman yung babae yun? Ha? Saan niya kinuha? Sa bag ng amo. Amo niya mismo. Amo niya. Ayun, na ano siya, na deport. No, na doon, napakahigpit. Sobrang higpit yung mga taon na 2000. Napakahigpit. Grabe. Ay, mabuti na lang. Sabi ko nga sa kanila, pumunta po ako dito, sabi ko, sa trabaho. Sabi ko, may mga anak po ako. Sabi ko ng ganun. Hindi ko magawang magnakaw ng ganun lang. Sabi ko, kung tutuusin, sabi ko ng ganun, first time po nagtrabaho ng ganito, na kung tutuusin, sabi ko namang kumita sa amin. Kaya lang sabi ko, sinubukan ko mag-abroad. Alam mo nung, yung birma ang sahod ko pagdating ko doon is, magkano? 450 dirham. Oo. Magkano yun? 15, ano yun? 15 ang panitan ko. Ngayon, nakita nila yung ano ko, yung trabaho ko. Mabait yung amo ko. Alam mo, ginawa ka agad niya ng siguro. Wala pa kong isang taon, mga 6 na buwan o 7 buwan, ginawa niya 750. Pagdating ng mga ilang buwan ulit, ginawa na niya 1,000. Ang bilis kong nag-jump. Hanggat sa nag-isang taon na ako, ginawa na naman niyang 1,500. Nung malapit na ako umuwi, siguro mga 1 year and 7 months, ginawa niya ang 2,000. Saan ka bakit ang driver? Ang bait, ano? Napakabait sa akin talaga ng amo ko. Naswertihan ko. Pagkatapos nun, nung umuwi ako, iyak sila. Iyak siya ng iyak. Bigyan niya ako ng pera. Hindi ka na bumalik? Hindi ako bumalik. Bumalik ako, visit visa. Hindi pa mahigpit ang immigration noon. Hindi pa mahigpit ang immigration. Ay, so, malawag na. Nakalabas ako noon na, sabi niya, saan ka pupunta? Sabi ko, dadalaw uli ako sa amo ko. Pero hindi ako magtatrabaho, sabi ko gano'n. Parang, sabi ko, yung pagpunta ko ngayon, parang treat lang nila sa akin, gano'n ang sinabi ko sa immigration. Kasi, galing na ako doon eh. So, immigration, hindi gano'n kahigpita, nakatulad dati, di ba? Ayun. Pagbalik ko doon, good relation ako sa kanila. Kaya pagbalik ko, meron pala yung automatic ban. 1 year. Mm-hmm. Ang ban ko. 1 year. Hindi ako mabisahan. 1 year ban ako. Pumunta ako, nag-exit ako ng pagbansa. Iran. Pagbalik ko, nahold ako sa immigration. Sabi niya, may ban daw ako. Eh, eksakto naman nung time na yon, nagka-training na ako sa Dubai Taxi, yung ladies taxi ng Dubai. Yan ang pangalawa kong trabaho nun. Pagdating ko doon, pagdating ko immigration, sabi immigration officer sa akin, meron kang ban, 1 year. Sabi ko, how come sir? Sabi ko, natapos ko yung kontrata ko, sabi ko ganun. Tapos, after 1 year ka pa makapalit. Oo, sabi niya, kasi automatic yung ban mo. Sabi ko, sir, pwede ko naman patanggalin sa amo ko kasi good relation ako sa mga amo ko. Sabi niya, if you want, sabi niya, you can work with me. Sabi niya, driver ka, diba? Yes, sir. I can remove your ano ba? No, sir. Kasi sabi ko, under training ako ng RTA ng Dubai, tapos sabi niya, mabait din yung immigration sa akin. Hinatid pa akong doon sa gate. Inatakan niya yung passport. Tapos pagdaling ko ng labas, nilawakan ko yung amo ko. Madam, sabi ko, bakit may ban ako? Sabi niya, kamit, sabi niya. Pero mo, alas 8 ng gabi, punta ang immigration. Kasi doon hanggang alas 9, bukas sa immigration. Sa mismong general,
Tinanggal yung van ng amo ko. Nabisaan ako ng Dubai taxi. Kasi pag natapos kasi kontrata mo doon ate, automatic yung van ka. Pag, hindi, pag bahay ka, may van ka talaga. Pero pag outside ka, mga opisina, mga garanti sa country. Pero mag-exit ka nga lang, tapos balik ka. Exit ka, kahit isang araw ka lang. Dami ko na mga friend doon sa katang, hindi ka tumakatan. Hindi ka dito na ito. Dito ka kaya, dito pa. Kahit yung look, yung shake na ano, kami niya, Victoria ka, visit ka ta. Yung mga customer ko.